Samantala, kaugnay po ng sunod-sunod naman na insidente ng karahasan, ngayon pong mag-eeleksyon 2013, makakapanayan po natin si Police Chief Superintendent Generoso Servo Jr., tagapagsalita po ng PNP. Good morning sa inyo po, sir. Good morning, Connie. Oo, ang dami na naman natin nababalitaan na mga, syempre, pananambang, ano, whether related ito sa politics, like for example, ito pong kay Mayor ito pong sa Lanao del Norte, no? Okay, Manamparan. Manamparan po, ano? So ano po ang una-una update muna tayo doon? Is it really, are you looking at it sa political side o yung sinasabi nilang Rido po? Una-una, pinaimbestigahan niya ni General Purisima, no? At in my last conversation dun sa provincial director ng Lanao del Norte, tinitingnan naman nila lahat ng anggulo. Merong lumabas kasi na issue na about Rido. Yes. Or political family feud, okay, ng so, mga pamilya. Pero meron kami kinikilalang bago na more or less a suspect din tumutugon din na posible rin na ito'y election related. That's right. Kasi nabalitaan din na, of course, natin yung mga iba pang mga nagkanyari pong mga insidente rin. Ano? Kung ikukumpara po natin ng 2010 elections, ano, and now, ano ho ang ating masasabi? Naging mas maganda ba? Mas maayos? Ito pong panahon na ito ng kampanya? Magandang tanong, Connie. Ano? Hindi naman natin dinidiskwento yung mga insidente nangyari ngayon at yung ating mga casualties. Pero katunayan, mas maganda pa nga yung ating situation ngayon. Kung magkukumpara tayo noong 2010, naitala namin mga 73 na insidente noong 2010. Ano? Sa ngayon po, nakakapagtala kami ng suspected na election-related incidents around 49. Wow, Hindi pa yan validated na talagang election-related. Same period yan, ha? January hanggang April. So that's good news, ano? Kahit papaano, itong same period natin, mas mababa yung mga krimen natin as compared to 2010. Yeah, that's good news. At pati casualties, mas mababa. Uh-oh. 124 noong 2010, for 2013 ngayon, same period din, I think 75 ang nakukuha naming figures. Pero alam niyo, sir, talagang nakakabahala for the rest of us, no? Dahil yung mga nanonood sa atin dito, may mga nababalitaan tayo na may mga puwersa na rin ng NPA na nangingikil daw sa mga kandidato. And of course, with what happened kay Mayor Ruth Quinguana, may update ho ba tayo doon? At ano ho ang ginagawa natin, particularly doon po sa sinasabing mga NPA naman na nangingikil sa mga kandidato? Yeah, una-una, backgrounder natin dyan. Ang New People's Army talagang may kampanya na mangikil sa ating mga kandidato. And okay. They're calling it yung permit to win, tsaka yung permit to campaign. Ano? Uh-huh. At yun nga, depende sa posisyon na tinatakbuhan. At katunayan, nung isang araw lang, meron tayong huli, di ba? Na mga nangingikil. May mga nagbibigay hubang mga kandidato? Kaya ito'y malalakas ang loob? Hindi natin mabalidate, pero meron daw mga nagbibigay. Aba. At katunayan, yan nga ang panawagan ng ating pamahalan. Mm-hmm. Si Chief PNP mismo, si General Purisima. Yes, yan ang ating babala sa ating mga kandidato. Na kung pwede, huwag nilang ipatronize, ano? O huwag nilang, huwag silang mag-heed, ano? Dito sa mga demands ng mga New People's Army. O, parang pinalalakasin kasi nila yung puwersa. Exactly, So, pero yung mga areas of concern natin, sir, last time, meron tayong mga 15. Meron ba tayong madadagdag dito ngayon? Yeah, tama ka. Nung una nating inilunsad, itong aming Task Force Safe, Secure and Fair Elections for 2013. Si Secretary Marrojas, si General Purisima, meron kaming pinresent na 15 probinsya. Sa kaalaman ng mga nakikinig, ito, kinilala namin based on yung loose firearms, right, private armed groups, intense political rivalries ng mga kandidato, at saka yung mga record ng election-related violent incidents in the past elections. Pero itong 50 na to, sa ngayon, pinag-aaralan ng COMELEC at saka ng PNP na ito'y madagdagan pa rin. Ayun, ano po yung apat na sinasabi natin na po pwedeng madagdag, na pinag-aaralan natin dun sa concern? Ang mga pinag-aaralan po natin, yung probinsya ng Sulu, okay, yung probinsya ng Zamboanga del Norte, at ang alam ko, pati probinsya ng Northern Samar. Mm-hmm. At yung Ilocos Norte dati ay iniisip din. Okay. Naku, problema ko talaga yung, as always, no, kahit hindi ho eleksyon, may mga private armies yung mga politiko, di ba? Lalong-lalo na dun sa mga far-flung areas, malalayong lugar.
Ano hong update natin? Ano po ba ang aksyon na ginagawa na ng PNP? Lalo na kasi ito ho eh, nagbumula dito sa mga private armies means mo, yung karahasan eh, pagkaparating na eleksyon. Yeah, in addition to the loose firearms nga, no, tsaka mga threat groups, isa sa critical factor dito eh, yung private armed groups. That's right, oo. Na alam natin na ito'y pwedeng gamitin bilang pang-intimidate, ano, o bilang, yung nga, to pursue yung agenda ng mga ibang politiko. So, ang ginagawa natin dito, by the way, we have monitored 48 okay. na private armed groups nationwide. Wow, at ang, ang aming approach dito ay, eh, of course, tutukan kung nasaan sila at kung ma-determine namin yan, eh, to file search warrant, ano, para ma-raid namin yung kanilang pinagkukutaan. Of course, there's also that issue na banggit nyo kanina, yung mga loose firearms. At kung ikaw ay may bala ka na talagang gamitin yung sa karahasan, hindi mapaparegister, sir, di ba? Yes, oo. So, meron kayong uplan katok, sabi nyo, katok sa mga bahay-bahay para dun sa mga iba pang hindi nakakapagpa-renew, sabi nyo? Yeah, yun nga, no, nung pumasok yung election period, kami ay nangangamba dun sa mga baril na hindi napa-renew. That's right. Yung mga lisensya. Kasama kasi yun sa tumataas din yung bilang. Yes, at posible na ito'y baka magamit. At sa amin nga, aming estimates, eh, mahigit 600,000 okay. ang mga baril na aming nakita na hindi na-renew yung lisensya. Uh-oh. And talking of Oplan Katok, literally, pinupuntahan okay. namin sa bahay nila yan at kinakatok to remind yung may-ari na iparenew nyo yan. So far, so good, sir. So no? far, so okay. good. At right. maganda naman po ang nagiging resulta. So, ready tayo sa election, sir, no? Okay na okay? Ready po ang All Philippine right. National Police. Alright. Maraming salamat po sa inyo muli. Ayan po naman si Police Chief Superintendent Generoso Servo Jr., ang tagapagsalita ng PNP.